masuot na yung sapatos. Lapit na eh. Dali kasi ako naka ano, kundi nakachinelas, nakayapak. Mainit kasi. Well, chinelas talaga. Surely ganun yung mga truck driver dito. Pagsampa ng truck, kubad sapatos, chinelas. Eh ako mas feel kong minsan nakapa eh. Kanya kanya ang diskarte lang yun, no? So, malapit na rin tayo eh. Siguro mga from here, 5 minutes. No, 6, 7. Mga ganun. Tapos, unload. Diretsong loading. Slarga. Tapos, tanghalian na! Good! Good morning. Ano meron? Meron akong ano? Meron akong wala. Ano ba meron? Mga nga ba lang? Mipyo ka aga-aga eh, no? Masama talaga ang ano kay, timpla ng katawan ko eh. Maaga pa lang, sobrang init na. Gaya kahapon, alas 9 pa lang ata, sobrang init na hanggang alas 3. So, as in, sobrang init talaga. Ngayon din sa tingin ko sa weather, mas mainit daw ngayon. Kaya, ano, mas pa lang ngayon, no? Wala pang alas 8 ng umaga. Yung init, sakit pag tumama sa balat eh. Kasi, bukas ulan. Kaya siguro, usually ganun naman, di ba? Bago umulan, a day before, nakukuha ng init kasi nga parang nag-condense at tag doon. Parang kinukuha lahat ng tubig. Kaya nagda-dry dito. Then, bukas, ulan. Which is, masama na naman sa katawan. Well, ngayon, ulo yung bagay ko. Kaya mag-ground ako ulit. Good thing, wala akong ibang, wala yung, ano, yung pangalawa. Kasi kung may pangalawa, mga ngabote ako eh. Meron kasi nung pangalawa at nag-round ako, wala na, late na ako. Eh buti wala. Kaya okay lang. Smooth ang biyahe ko ngayon. Eh in which, ayoko rin mong mag-relax dahil gusto mong matapos ang aga kasi may gagawin ako, may appointment ako. Yung sa, tawag nito? Mga application para dun sa school ng dalaga. Ano kasi dito eh, ano yung sistema nila, yung payment, yung monthly payment is hindi kaliwaan, bali automatic kinakatas na nila sa bangko. So ngayon, yung, ewan ko ba bakit gano'n, kasi ano siya ngayon, yun, senior high school na siya. Simula elementary tsaka senior high school siya, yung school na nagpa-process ng papel na yun, bali, pinipan ko lang, tapos sila na mag-process. Ngayon, sa senior high, lahat magulang, wala nga rin sila pagkain dun sa maingay mo ng puruta. Wala nga silang pagkain dun sa school eh. Kaya araw-araw siyang magawa ng sarili baon or bibili siya dun sa tag ito? Sa convenience, pag-awarin niya. Kaya ganun. Well, sana matapos sa maga para makaipot. Go! We'll be right back.
nakadrive kayo sa expressway, supposedly dapat pag mamadali ka, mabilis ang speed mo, dapat sa kanan ka. Kaya niya meron kung naman sa kanan ka, mabilis siya sa iyo. So, kailangan mo kung mabilis sa under mo, nandiyan ka sa right side. Pagka yung normal ka lang, nandiyan ka sa kanan ka. So, sabihin natin mabilis sa under mo, nasa kanan ka. Pero meron sa harapan mo na mabagal ang anda. Kaya tumatakbuhan ng 90 dyan sa linya na yan. Sa harapan mo meron tumatakbo ng 65 to 70 na. Ano gagawin? Well, sa Pinas, normal lang yung hindi mo sinahabon ng konti. Or pagka hindi mo busina, mag... Ano yun? Busina ka ng headlight mo. Driver ka, umun na yung kikinig ka lang sa mirror mo ng kaliwa at kanan eh. Or dito sa rear mirror mo. Sa truck, dito sa Japan, rear mirror eh, monitor pala. So, pag nag-click ka ng ilaw, sabihin, gusto mo mag-pass. So, kung ikaw mabagal ang andar mo, kailangan magbigay ka, kailangan kumaliwa ka. Maraming ganun na ano eh, na yung ewan ko, common sense naman, di ba? Kasi knowing na habon sila, maingay sila sa mga rules eh. Pero basta nandun ko na sa realidad, maraming pasaway eh. Kasi na, hindi mo lang mabusinahan, mag-wicker na lang. Ano eh, kaya na kasi. Ito almost 2-3 kilometers siya. Takbo namin na nakatutok pa kayo. Hindi naman siya kumakaliwa. Although, meron kasi tumatakbo doon sa left lane. Naiintindihan ko yun, kaya hindi siya makatipat ng linya. Pero nung dumating na sitwasyon na bakante na yung left side, kaya pa rin niya lumipat. Eh, ang takbo ko ano eh, nagmamadali ako yung takbo ko ano, 95. Eh, kurba, nasa nakita ko na siya. Hindi naman ako lumipat ng kaliwa linya kasi may mga mababagal ng mga left lane. Maliba kung may spasyo para makakatakot at spasyo pala ako ng kanan ko kayo. Eh, ewan ko ah. Nangyari sa isang kilometer ng boarding house, malapit sa kanya yun eh. Andun pa rin siya. So, in-anticipate ko na nga, bakit matanda ito kaya ano eh. Usually dito kasi pag matanda ang driver, malalaman ko eh. Kasi meron silang kung sa Japan lang ba yun, yes, kasi wala katan. Meron silang sticker something, basta magnet siya na itikit mo sa harapan at sa likod. Bali yung orange yun isa. Alam mo yung orange yun isa, orange tsaka orange and yellow something na doon. Kahati yun. So, kung nakita mo yun, si Bay ng driver na is elder. So, iingatan mo nang lumapit sa kanya or tawagin ako, mag-avoid ka ng makatutok sa kanya o tikitan siya kasi alam mo matanda yun. Ngayon, pag yung baguhan driver naman ng mark is ang kulay naman is yellow and green, baguhan yun eh, wala siyang mark kanina eh. Ano ba ito? Ngayon nalagpasan ko na almost 3 kilometers na tumigil ako ngayon ganun halos makakaidarang ko lang eh. Nagkaano? Nagkaganun no? Nakatulala? Alam kasi ganun dito eh. Parang mong gulang siya. Okay. Wala mag-drive. Hindi nga ako mukurap eh. Palain mo yun. Kaya hindi ako humataw kagad. Titignan ko talaga may kasi ilibes akong sulit-sulit dahil siya may nag-drive eh. O doon may distansya man ako sa harap ako. Ang titignan ko nakagulunan siya. Bruh. Pero medyo presya siya. Eh isa pa yun. Dito kasi kasi sabihin mo may kapansanong ka, nabibigyan na lisensya eh. Sa Pinas hindi eh. Kung may kapansanong, ayaw ko ah. Hindi ko alam. Wala akong idea. Baka i-comment nyo. Mali ba yung sinasabi ko? Wala akong idea. So, ayos ito, matagal na ako. Matagal na ba ako wala sa Pinas? 78 years na yata ako wala sa Pinas. So, ano meron doon na pagbabago? Wala akong idea. Pero yung sinasabi ko dito nga, meron silang para sa mga disabled person, meron silang license tsaka nakaka
lang ako sa Pinas doon. Wala ko idea. So, mali ako. Pasensya. Ganun siya ako dito. Isang tone pa. Kaysa siya yung... Kaysa... Pangalawang pinipo siya. Kaysa sayangin ko yung oras ko sa kaka-chismis sa... Chismis ay kaka-tago. Chismoso. Nakatingin sa kanya. Balak sa buhay mo. Ataw na ako dahil maghahabol ako ng oras eh. Kasi nila akong materialis na pwede ko ipasok ng maaga ko. Gusto ko pinigod. Sa pinigod ko niya ako kasabi ko kasi appointment ako sa tamba ko kasi. Eh yun. Bahala ka dyan. Hindi lang ngayon ah. Ilang beses ko na actually, sa araw-araw mag-drive talaga. Kahit hindi pa ako nag-drive ng truck. Maraming situation na yung sabi ko, masasak ka na lang eh. Parang, eh, nakataka ka na, gano'n? Pwede pa rin yun, gano'n. May maraming gano'n sitwasyon eh. Pero mag iba tayo ng kultura eh. Mga Pilipino, mga ano tayo eh. Sirao na pati, sirao na eh. Pero ano tayo, malakas ang common sense. Dito, ano sila eh, by the book. Ano nakasulat sa libro, yun ang susunod nila. Kaya pagka yun, is, pinahipas mo. Basura! Oh, mandar na. Labas na ako ng ano eh. Hindi naman ng expressway. So, traffic dito. Sana nga. Hindi. Hindi ako matingad. Eh. Gusto makabalik agad. Hindi na. Kasi tinanggal mo agad yung gloves mo eh. Amote eh. Eh. Init. Masok ko tuloy. Init eh, sa kamay. Ah, daming sasak yan. Sabi ko doon kanya tumawag ako bago ko umalis. Hindi, bago umalis. Nakasampan na pala ako ng expressway. Sabi doon dito, ano sa kadating, sabi ko, siguro mga 10-20. May napaga ako 30 minutes. Mag-alas 10 pa lang. Just
Good! At least, makakabalik agad. Problema ko lang namin yung traffic kasi yung opposite side mamaya dun, hinagong malit na ano, malit na problema dun sa highway. Paala sa sabay nila. Ayan. So, kailangan makabalik agad. Wait a minute. Diyan ka lang. Kaping mainit. Ako ililiko. Good. Thank you. Bilib na. Malapit na tayo sa destination natin. Punta ka na. Ay, hindi ako akasya. Malahi pala. Pala ko hapon. Yan. Baba kagad tapos laga. Ay, magmamadali. Itong daanan dito, tikit-tikit yung parking ng sasakyan eh. Pag may kuka, ingatan mo yung pet mo kasi sumagay doon sa kotse. Busy ba sila? Sa dalawa, may bibitin ako mamaya. Ilan? Sa dalawa, apat. Apat, okay lang dahil yung panlas ko mamaya isan eh. 50 lang. Okay. Baba na tayo ng gamit. Actually, hindi ako. Sila pala. Mag-imbitin nila yung forklift nila. Mag-assist lang ako. Yung gusto ko dito, hindi ako nag-operate. Okay. So, kami ulit. Garga muna ako. Garga. Bababa muna. Oo. Ngayon, dumadali yung kanina doon, wala saksikan. Ayan, pasok tayo ng expressway. From here, biyahe ako ng 45 minutes siguro. Hanggang doon sa araw na miss yun. Miss mo yun, sa may, sa destination. So nga lang, gutumin ako nito. Eh, okay lang din. Magkarga ako doon mamaya. Malapit na kayo na ito, at doon lang ako kakain. Wah, marami din sa akin ngayon. Saka pupunta. Dito ako. Heh. Maraming ito ngayon. Okay, go, go. So, yung isang truck na malaki na talaga. Okay, sa kaliwa ako. Punahin mo ako. Nakapanggaan tayo. Yan, good. Arigato. Thank you tayo. Malaki sa akin yung truck na yan. Okay. Pasok ko tayo ng expressway. Bilang ako ng 45 minutes. You know, E-trail. Dalawa. Palastik ka. Malaki na siya. Nagihilap siya ng malaki. Long pass. E-trail yun din. Masuot na yung sapatos. Lapit na eh. Dali pa siya ako nakaano. Kundi nakatsinelas na kayapak. Mainit kasi. Well, tsinelas talaga.
Actually, ganun mga truck driver dito. Pag sampa ng truck, kubad sapatos, chinelas. E ako mas feel kong minsan nakapa eh. Kanya-kanya ang diskarte lang yun. No? So, malapit na rin tayo eh. Siguro mga from here, 5 minutes. No? 6? 7? Mga ganun. Tapos, unload. Diretsong loading. Larga. Tapos, tanghalian na! Good! Good! Alam kong papalit pa yung stoplight eh. Buti si Benecho. May kotse doon ha. Liliko ka ba? Okay, good. Kala ko didiretso rito yung ano eh, kotse. Ayan. Dito na tayo eh. Mabilis ang load to. Dala ko ay maghahapon. Mabilis ang load. Mabilis ang unload. Unloading, loading. Okay? Go! Well, sabi ko diba mabilisan loading tsaka unloading. Bali, unloading muna bago loading. Inabot din ako ng 15 minutes eh. Kasi yung nais pa nila yung isasampa ko. Munti lang naman, tatlong paleta lang. Kaya lang, nga, iba naka, ano, iba naka set. Tapos chinek pa nila ulit. Kaya inabot ako ng minutes, hindi naman tigyan ng paano yun. Kaya lang, na-expect ko na walang 10 minutes lang din eh. Ay, ganun talaga. Pero, go na tayo. Nagmamadali ako. Gusto ko kumain ng maaga. Pauwi ng maaga. Dadaan pa ako sa ano. Post office. Sabi sa balita kahapon, sa mainit kahapon, di ba sobra? Ngayon din daw, mas mainit. Eh, kabaliktaran niya lumabas eh. Makulimlim na eh. So, doon nga, madilim mo. Baka mag-upis na umulan eh. Parang ano lang eh, no? Pag-aasa lang eh. Sabi yan ko, pag-aasa, wala ka pag-aasa. Well, sa mga hindi pa kasi nakapunta ng Japan, akala na nila na akirin sabi yun ito. Hirin. Kaya hindi mayroon lang sa plane na forecast visa. Kaya lang naman nagiging klaro kasi sa Pinas kasi ginago pag binalita na noong gabi ano eh dinitig ko nila kagad oh bukas sa tumaaraw ganyan yung panghuling balita hindi ba clear na oh pagdating ng mga tanghali bago yan ewan ko lang ngayon eh hindi ko alam kasi nung panahon namin panahon ni Kopong-Kopong ganun eh. Ano binilita eh? Ano binilita? Yan na. Dila sasabihin yung detalye na, oh, hanggang bukas na tangali o hapon, magbabago yan. Medyo, ganito na kalimang dito, gano'n. Hindi siguro nagbago na. Sorry ko. Mali yung sinasabi ko. Sa akin yun lang kasi na experience ko noon, bata ako sa Pinas. Dito, sa Japan, gano'n. Pag pinorkas nila yan, na ulan, hanggang buong maghapon, sabihin nila, ganito mangyari, gano'n. Plus yung weather sa smartphone mas Pinas siguro ganun na rin siguro eh no kaya kung mali mo yung sinabi ko eh pasensya na pag-usapan lang yung topic kasi eh, mukhang sa destination ko susunod ang dilim eh oh. Mukhang yung ulan na sinasabing Sabado mukhang mamaya lang lili ano na bubuhos na eh diba na sila ulan well. Tapusin ko na huli ito ang ating video, ang ating YouTube video. Paki-like ko, paki-share, paki-subscribe, pati yung
notification bell niyo, paki-press niyo para updated kayo sa mga bagong video na gagawin ko, i-upload ko. So, sa mga napapadaan, paki-consider na mo paki-subscribe. Pinat na mo yan. At sa mga susuporta pa, salamat po. Maraming salamat. Dito lang mo tayo and see you on the next vlog. Bye-bye!